So, hello ulit sa lahat. So, ngayon, tatry kong ipit itong gulong ng kotse sa Wigo. So, titingnan natin kung magiging issue ba pag kinabit ko itong rim 17 na may 205-40 na tires sa Wigo. So, kapalitin ko muna. Makita natin kung babagay ba. So, dahil medyo naka-lowered itong sa akin, hindi kaya ng crocodile jack na meron ako. So, hiniram ko yung jack ng Wigo. So, sa mga hindi pa nakakalam kung paano gamitin to. So, itong jack ng Wigo is nakalagay sa ilalim ng upuan ng driver side. So, doon yung makikita siya. Then, pagkakuha nyo ng jack, itong hook na to, ilalagay dito sa, yan. Then, itong pang tanggal ng lagnas ng gulong, may butas yan dito. Then, itutusok nyo lang to. Wait lang. Yan. So, itutusok nyo lang to para mas madaling umikot siya. So, okay, iangat ko na siya. So, ayan, nakakat na pares yung gulong. Ayan. Then, naglagay na ako ng reserva kong rim doon. Para in case na bumigay ito, merong sasalo doon. So, wag naman sana. So, mukhang goods na. So, tatanggalin ko na siya. Ayan, so tinespit ko na siya ngayon. So, sa mga magkapalit ng mugs, so pag nagpalit kayo ng mugs, syempre palitan nyo na rin yung lug nuts. So, example nito, so ito pa rin yung, kunwari ito yung kabit ko, lumang or stock na lug nuts. So, pag kinabit ko pa rin, ito ang gamit ko. Makikita nyo, itong stock na panjack niya, hindi na kasha. Ayan, so, yan, dipit. So, mas magandang bumili kayo ng bagong lug nuts na mag-fit dito. Yan, kasi magagasgas lang or masisira. So, bumili kayo ng extended na pwedeng gamitin. So, ayan, sa mga sabing mag-check ng, gustong malaman, sa mga gustong malaman kung mag-fit nga ba rim 17, so, eto na. Dead. Kakakabit ko lang, so i-check ko yung clearance niya. So, ang una kong gusto i-check dito, syempre itong sumisyak. Sumisyak. Ayan. So, yan, nakita nyo, nakadikit na siya. Hindi pwede. So, kung gusto niyo siguro magamit ng 17, kailangan niyo gumamit ng spacer. So, ayan, at least makita lang natin na nakakabit siya. Yan, tinest lang naman natin. So, gusto malaman, ayan, kitang-kita naman, wala na siya. So, sumasayad, ayan. Pag iniikot ko, sumasayad. So, sa mga magkatanong, kailangan ng spacer kung mag-rim 17 kayo. So, wala naman ng gap. Nakapinipit ako ng konti. So, yan, gagas-gas. So, canceled. Cancel natin pagkakabit. Ayan, check na natin sa ganitong angulo kung maganda. Ayan. Kuwapo sana kung kasha yung 70, no? Pero kakailangan ng spacer. Spacer. Hindi ko alam kung ilang ganong kalapad yung spacer. Mga 10 millimeter.
Pero check natin, may spacer ako ron eh, 5 mm. So check natin, kakabit ko dito lang. So same nung sa Fiesta. So ito naman. So hindi siya sumasayad, pero sure kailangan din ng spacer 'yan. So ayan, pag iniikot ko wala. So pinit ko dito yung rim 14. Ang galing sa Wigo. Ayan. Ooh, stuck ayan. So tigil ko muna yung spacer nitong nasa likod ko dito para ma-check lang natin. Ayan, so update lang. So niligyan ko siya ng spacer na 5 mm. Ayan, kukita nyo, ayan 5 mm. Kaso nga lang ang problema, wala, bitin na yung thread niya. So kikita nyo yung thread niya, sobrang ikli na. So hindi pa rin kaya, hindi pa rin kakasya kasi may ikli lang yung thread niya. Delikado siya, hindi siya pwedeng ipilit kasi kung pag ipipilit nyo siya nahigpitan, sure mamaya po pipitik yan, tanggal ang gulong mo. So hindi advisable. Hindi ko siya maibababa at hindi ko siya mapapatakbo ng hindi ko siya matetest i-drive at ayokong iris, baka matanggal. Ito na nyo, konti na lang siya. Ayan, ganyan na lang yung maitetread sa kanya, ubus na. Pero update dito sa yan, di na siya sumasayad. So siguro ayan, may konting space, piling ko 10, mga 10 mm na space ang kailangan. Pero tinan nyo yan, labas na siya. Pero gwapo no, gwapong tignan, laki. Pero hindi na talaga siya kasya eh. So okay. So tinyek lang naman natin. So wala nang mawala, gusto lang i-check. Ayan. Okay, abort. Babalik ko na to sa 17 dito sa Fiesta. And kakarwash ko na to since last week. Hindi ko siya nalinis, sobrang namakat na. Ayan, dahil wala na akong wax, namakat na siya. Gago! Thank you.